Pansin ko yung mga ganyan nauuna diyan, yung dagabba. Yun nga po. Oo. Tsaka yung mga tutubing karayo, manja niya, nagliliparan niya, basta ganyan pa kaliliit yung palay. Sila yung kumakain ng... Yung mga naliligaw, sila kagad yan. Oo, yun po. Tsaka yung iba, yung mga tagak, binubugaw, baka daw mabali yung palay. Sa akin, hindi. Yun din po ang sinasabi ng mga farmer. Kumakain ng mga insekto yan. Ano mga wood, kaya nandiyan niya, may nakikita sila. Pero yung natatapakan po nila, anong... Hindi, wala naman eh. Wala naman. Isipin mo naman yung ganyan na kalaki yung palay, oh, mahigit isang dangkal katatanim. Madadapurak ba nung ilang daliri lang yung paa nila eh, di ba? So lumalampas din yun. Ganun po pala yung... Ang una ko kasing ano, nung umane ko, mas malaki yung SL8. SL8? 356 yun. Yun ang ano, yung 17 tons mayigit. Grabe. Yung SL8. Tapos ito nga yung SL20, nasa 15 tons mayigit. Tapos yung... Kasi actually sa SL8, ano ako, Hall of Famer. Ah, SL8. Oo, yung SL19, SL68, napaani ko ng magagandang ani yan. More than 300. Grabe. Yung ano nga, yun nga yung ano, yung SL68, almost mag 19. Kaya lang, hindi ko siya inilalagay sa 19. Kung katulad nga nung kwentahan nila na per square meter, eh ganun nga. Pero ang inanihan ko lang kasi 7,000 square meter, sumanay ko ng more than 15 tons. 15 tons? So, ilang kilo po yung per sako nun, sir? Basta ganun, 50 kilos. Kasi sa kwentahan, standard 50. 50, oo. Kasi ang iba, sabi nila, ganyan kalaking, sa 250, sir, ha? Sabi nila, ganyan kadaming inani, baka mamaya, ano, bigas na yan, 30 kilos lang daw yung persa. Yun ang ano nila, di ba? Yun yung sinasabi. Pero yung 50 kilos kasi standard na bilangan. Tama po. Kaya per tons. Kaya per tons siya. Oo, tons natin kukwentahin, tapos i-divide mo sa 50, yun ang... Yun na, opo. Oo. Oo, kasi yung na-interview ko po na si Pastora, umabot sa kanya ng 12.5 tons. Oo, sa isang hektarya ginawa. Pero matanong ko lang sa, magkano po ang ginagastos niyo sa isang hektarya? Sa ngayon, lahat po sa tauhan. Hindi kasi yung ano yan, porsyentuhan yung mga ano natin, mga kasama natin. Ngayon, basta per hektar ako, lalo pag ganitong tag-araw, nagdadagdag ako, nasa ano ko ngayon, nasa 40 to 45 hanggang 50k per hektar. Per hektar. Pag tag-araw, medyo nagbabawas ako, nga nasa pinaka mababa ko yung 35-40, ganyan. 35. Magkano po ang pasahod niyo, sir, sa isang ano? Sa tao, sa porsyentuhan, yung gastos na yun, hindi kasama yung gastos na sinabi ko siya, hindi kasama yung porsyentong aalisin yung porsyento ng tao. 12% kasi kami dito. Tapos, yung sa harvester. Oo, yun pa po eh. Diba? Sa harvester kasi ang bigay ko, bali lumalagay na ano yan, nasa 16 pesos kasi per kaban. 16. Ang bigay ko per kaban. So tapos may kalabaw pa, hindi rin ako gumagamit ng makina na panghako at kalabaw ang ginagamit ko. Yung nga, talagang manual talaga. Sabi nga, yung hati-hati tayo sa kita, ganyan. So maraming nakikinabang. Maraming nakikinabang. Ibig sabihin, sir, overall, sa ano nyo po, overall mula punla, mula nung ilipat tanim, hanggang harvestin na, ilan po yung nagastos nyo lahat nun, sir? Kasi sa yung 40 to 45, idadagdag mo na lang yung kuha na yun eh. Kasi hindi ko rin maiano sa yung figure. Kasi nga yung misan, yung ani, iba-iba, di ba? Apo, iba-iba. Kaya nga yung ani, depende na yun. Kung marami kang inani, marami kang gastos dahil marami kang babayaran. Apo. Yun dahil, sir, dun sa 336. Di ba? Ganun. Di ba? Sa marami kang babayaran. Marami talaga. Sa akin, pag naglipat tanim ako, si 30 katao. Mas marami. Yun, kasi kasama na sa gastos na diniklara ko sa yung 40 to 45 yun. Kasi dito, 7,500 ang tanim, ang upa, per hektar. Per hektar. Tapos may tagahila pa ng punla, 500 per hektar naman, yung kalabaw. Ayong kalabaw. So, lumalagay sa 8,000.
Ganyan. Kaya mga nasa 40. Oh. Oh, maganda yun kung may equipment ka, parang mas makakamura ka. Kasi, tulad yung mga rotovator, may rotovator ako, yung hand tractor, sarili ko lahat, ganun. Kasama naman yung, kwan eh, yung sa operator, kasama yung porsyentuhan doon, sila talaga magagayak ng bukid. Bali, monitor na lang ako. Yung edad ko kasi hindi na pang panglusong sa bukid. Hindi na. Oh. So, turo-turo na lang tayo. So, marami naman natututo yung mga bata. Kasi halos lahat ng kasama ko sa bukid, mga bata pa. Mga bata pa. Kaya nga, pag nalipat sila sa ibang bukid, naninibago sila yung sistema ko tsaka yung sistema sa ibang-iba. ibang. Na hinahanap nila yung gano'n. No? Dapat nag-spray na ng ganito. Dapat gano'n. At saka sir, siguro po, talagang isa din po sa, para sa inyo po, no, pag mag-handle ka ng tauhan, maganda rin yung pakikitungo mo sa kanya. Oo, dapat, gano'n. Walang amo, basta barka-barkada lang. Ganun. Barka-barkada. Yun lang ang ano. So, pag may mga magtatanong po ba sir, lalo na dito sa nakakapanood ng video, kasi meron mga farmer na dito na gusto nilang gayahin yung ginawa yung sistema, kaya tinanong ko po mula-simula hanggang harvest, yung process na ginawa nyo. Kasi tatanungin at tatanungin nila sa amin. Ngayon, okay na po ba sir na kung sakali, i-ano ko po sa inyo yung FB, yung Facebook nyo po dito, na pwede nilang i-chat kayo kung may tanong sila. Oh, marami. Napupuyat nga akong kasasagot po minsan. Kala pa nga minsan ng misis ko kung sino yung mga ka-chat ko. O, kaya minsan, lalo na pag may lakad ako ng magang-maga kinabukasan, nag-o-op ako ng 8 o 9 ng cellphone. Ganon. Pero, for 4 a.m. andito na ako. Hindi naman ako dito natutulog eh. Sa bahay ko, nasa Kabanatuan. So, alas 4. Andito na ako. Nauuna pa ako sa mga kasama ko sa bukid. Yun nga po. At pwede ko po ba, sir, last question po. Pwede ko po ba sa inyong tanongin, ano po ba yung sekreto ni Sir Danilo? Bakit siya umaani ng ganito kalalaking ano po? Yun nga, unang-una, dapat i-ano natin, tutukan natin yung bukid, hindi yung pag nakatanim, di ba, nakita naman natin, wala na, baliwala, kung kailan lang sasabugan, tsaka yung iwasan natin yung maging madamo pa, yung palayan natin. Ay, opo. Yun po pala, sir, tanong ko, paano po yung sa damo po sa inyo? Paano yun nakokontrol? Dapat sa gayak pa lang, sa pagla-land prep, nalipol muna silang lahat. Kailangan mauna talaga yung palay. Meron naman lalabas at may lalabas eh. Dahil unang-una, hindi ako nag-i-spray ng pamatay damo. Ah, hindi kayo nag-i-spray. Oh, dahil, totoong pamatay damo lang siya. Pero, sa pag-ano ko, yung kasing palay natin, lahi ng mga damo yan. Di, siyempre, kahit papano, nasasaktan yan. Hindi ubrang masasaktan yan. Kaya yung iba, nagtataka, ba't ganito lang ang uhay? Ganun, paano nga, sinaktan mo na siya nung kabataan niya, inaano mo ng pamatay damo. So dito, pag may lumabas, kundi gapasin nung namumorsyento, binubunot na lang. Ah, binubunot. Ay, meron kayong taga-bunot talaga? Hindi, sila-sila lang din. Ah, sila-sila lang din. Mano-mano lang yan. Kung tawagin nga namin, 10 fingers, pagka may lumabas. Ten fingers, so bunot-bunot. Ganyan, o kaya, pagka malaki na, gagapasin. Para hindi maging kaagaw ng palay sa sustansya, di ba? Kahit tapos ka na magpatabala o mag-abono, pag may lumabas na damo, kaagaw bunot pa rin ng palay yung sa sustansya. Yun, yung isang kuwan. Tsaka yun nga, yung pisamino ko, talagang, talagang proven. Proven and tested. Tsaka effective talaga. Tested siya na hindi mo na kailangan bumili. Kaya nga yung iba, nagtataka ako, bakit tatanong pa sa akin. Dani, pwede po bang makabili ng ano? Tinuturo ko na dahil pag kami nagtanong, meron akong doon, ipo-forward ko na lang. Sigurado naman sa area nyo, may mabibilang kayo ng molasses o pulot. Yung isda, pupunta ka lang sa palengke, tinatapon lang ng mga naglilinis ng isda yon. So kukunin mo lang yon. Ang una-una mong ipoproduce, kung ilang kilo yung molasses na nasa container mo, ilang kukunin mong isda. So tinuturo ko, sinisiguro ko. Dahil ba po ata kasi hindi na sila, wala na silang tendo? Hindi po pwede nga eh, kasi magsasaka ka eh. Katulad ko, wala akong ibang hanap buhay kundi pagsasaka dahil hindi naman ako pinanganak na magsasaka. Hindi naman ako, wala naman, hindi naman magsasaka magulang ko. Hindi naman tumana.
Yung bukid ko, pundar talaga, binili dahil OFW ako, nakapagpundar ng konti. Mm-hmm. Hanggang sa, yun nga, umaano na maganda, may magsasanda, tapos ibebenta na, lumuwang na lumuwang yung bukid ko. Ganon. Kasi hindi naman ako talaga magsasaka eh. Mm-hmm. So, yung naging paaralan ko, naging universidad ko, na pag-aaral ng agrikultura, yung bukid ko. Ayun. Dito mismo, ang ginawa kong universidad, dito ako nagpakadalubhasa sa sarili kong bukid. So, wala akong eskwelahan at tinungtungan. Yung mga seminar, natural, talagang mahilig akong ano. Makano ka talaga. Maatin-atin ako, tsaka yung mga nagtitinda ng lason. Actually, yung mga insecticide, hindi ko tinatawag na gamot yun. Lason naman talaga yun eh. Ay, hindi kayo gumagamit din ng sir? Gumagamit. Pagka kailangan. Kailangan, pag sobrang dami. Oo, pagka yung massive yung atake ng mga insekto. Pag minet maya mo yan, papatay mo pati yung mga kaibigan nating kulisa, yes, mga kaibigan nating insekto, di ba? So, hindi ganun. So, tsaka yung napansin ko dun sa Pisamino, parang ano siya, yung naitataboy niya yung repellent siya sa mga insektong kwan. Actually po, sir, meron kasi kaming ini-introduce na organic fertilizer siya, pero ano siya, ang main niya, Pisamino. Kaya natanong ko sa inyo kasi ang nagiging feedback din ng ibang farmer, yun nga po, repellent din. Kasi yung, ano po, dahil sa amoy ba yun? O sa amoy? Oh, siguro. Dahil nga yung mga... Kasi ayaw nila ng ano eh. Mabaho, yung mga insecticide, diba? Mabaho din eh, di ba? Oh, mabaho eh. Oh, yun. At saka yun nga, ayaw nang mabaho nga yung mga kulisap na yan. Oo, yung kulisap. Di ba, meron pa ako isang na-seminar na binubulok yung kung ano-anong ano eh, tapos tinutulo sa gitna ng petak eh, di ba? Yun nga. Tapos ano po pala, sir, di ba, nag... Yung inyo po bang ano, pagkatapos nyo mag-harvest, is hindi nyo po ba siya sinusunog? Ay, hindi, bawal akong magpasunog. Sabi ko sa kanila, huwag nila susunogin. Talagang binubulok nyo? Bulok talaga siya dyan. Andyan lang, hindi ako nag-ano. Ayun po. Kasi ang ibang farmer, sabi daw nila, kaya daw nila sinusunog kasi ano daw eh, parang... Mahirap bulokin daw, matagal mo ano. Iyan mo siya dyan, nagtatanim pa nga, minsan andyan pa yung mga... Dayami nung palay eh. Hindi naman siya mainit sa palay, sir. Hindi, isipin mo naman yung aalisin mong nitrogen pagka sinunog mo yun. Yun nga po, yun din. Diba? Yun, nasa pag-aaral yun. Pag-aaral. Yun po pala ang sekreto, sir. Yung naging paaralan nyo po, yung mismong farm mismong nyo. Farm hindi mo na kailangan mag-aral pa ng 4 years sa sa farm mo. Yung actual mismo, ikaw na mismo makakaalam. Oo, tuklasin mo, diba? Tuklasin mo. Tsaka... Ako, kabisado ko yung pitak na malakas umani tsaka yung hindi umaani dyan. O kabisado ko rin yung, alimbawa, o ilang, ano yung ganun, kasi gandang-ganda ako. Ilang inani nung pitak na ganun, ganun, ganyan. Kaya, may isa sasabihin ko, iwalay nyo nga yung ani nung ganun, parang hindi maganda yung ano. yun, ganun ang ano. Kasi sa akin, pag nakita ko yung kulay ng palay, alam kong may tama, may sakit o ano. Yun ang ginagamit ko, larga vista. Malayo eh. Ayaw, larga vista. Opo. Saan yung larga vista? Ay, yung hindi na ako kasi, ito, telescope. Hindi na kasi kung nakahano sa gitna. Hindi diba? Nyo makita kaya ano. Malayo eh. Kaya gaganunin ko, tutok na tutok para kung nandun. Oo. Ganyan. Yun din ang isa na sa napansin ko po sa inyo, sir, hindi kayo talaga gumagamit kaagad ng chemical ng hindi. Ah, hindi. Hindi talaga. Oo. Kasi yung iba, ang ginagawa nila, may makita silang unti, sir. Spray na spray nila. Spray kagad, parang puti lang, spray na yan. Prevention is better than cure daw. Pag may nakita kang iba. Pero sa farm, hindi pala pwede i-apply yung prevention hindi, is better than cure. Nauuna yung mga ano dyan eh. Napapansin ko yung mga ganyan, nauuna dyan yung gagamba. Yun nga po. Tsaka yung mga tutubing karayo, manja niya, nagliliparan niya, basta ganyan pa kaliliit yung palay. Sila yung kumakain ng... Yung mga naliligaw, sila kagad yan. Yun po. Tsaka yung iba, yung mga tagak, binubugaw, baka daw mabali yung palay. Sa akin, hindi. Yun din po ang sinasabi ng mga farmer. Kumakain ng mga insekto yan. Ano mga wood, kaya nandiyan yan, may nakikita sila. Pero yung natatapakan po nila, anong... Hindi, wala naman eh. Wala hindi, naman. Ano, isipin mo naman yung ganyan na kalaki yung palay, may higit isang dangkal, katatanim. Madadapurak ba nung ilang daliri lang yung paa nila eh, di ba? So, lumalampas din yun. Hindi ko binubugaw. Kumbaga maano, matapakan man nila, bumabalik rin agad. Angat at angat yun. Kasi kapit na yung ugat nun eh.
Kumakain din yan ng mga ano, kulisa pa tsaka uod. Sa kumul po wala kayong problema, sir? Sa, ah, meron. Yan, meron. Oh. Pag katulad ngayon, hindi ganong makuhol. So kami, bago, pagka maraming marami, bago magpatanim, ini-spray na namin. Ng ay, pamatay kuhol. Oo, pamatay kuhol. Ay, bago magtanim, siguro po, bago nyo ilipat, tanim siya. Oo. Mga ilang days po yun, sir. Limbawa, tatanim bukas, ay napansin na ngayon na, kasi ngayon lilinangin eh, napansin na marami, nakabuntot na yung nag-i-spray doon. Ah, okay. Tapos kinabukasan nyo na ilalagay. Oo. So, kasi, patay na yun. So, pagkano ko, hindi po kasi pwedeng paghaluin yung fish amino sa pamatay ko. Ay, hindi, hindi. Hindi pwede kasi organic yun eh. Oo. Kahit sa fungicide at saka sa bacteria side, hindi pwede yung fish amino. Mamamatay yung microbes eh. Mamamatay yung microbes. Oo. So, sa insecticide pwede. Sabi po, marami po ako natutunan. Oo, ganyan. Kasi naisi-share din po natin sa mga farmers yung ano, yung mga idea po na ganito. Na nawa, yung mga farmers po, dumami rin yung ani nila. Isa rin to sa ano. Yun nga, yun nga. Kasi alam mo, kasama nga ako sa advocacy ni Seth Manny doon sa self-sufficient na sana nga, maano tayo para maiwasan na importasyon. Tama po, tama po. At kung sakali bumalik yung panahon na katulad nung sa kay Ferdinand Marcos na senior nung araw, na tayo yung nag-export ng bigas. Oh, po, yun kaya, kahit na anong panahon, basta may gustong mag-imbita sa akin o magpuan para magsalita sa mga forum, pumupunta ako. Opo, salamat. Dahil na-unlock niya yung aming ano. Yeah, sa Mindanao, Visayas, madalas akong pumunta ron. Kasi po, sabihin na natin ang bawat farmer may tag-iisang ektarya. Tapos umaani ng 300 kaban. Talagang hindi na tayo mag-export. Huwag ng 300. Huwag na natin pangarap kasi. Sabi 200, 150. Oh, yung 200. Yung 10 tons, yung 7 to 10 tons, kayang-kaya. Madali lang yun. Madali lang i-achieve yun. Kasi ako sa luwang ng bukid ko, average ko dito, 7 to 8 tons per hectare. Ay, 7 to 8 tons. Pero sa inbred yun, sa inbred. Sa inbred. Pagka sa hybrid, nagaano ko 9 to 12 tons. Ang nagiging problema naman din po kasi ng iba, sir, is sabi nila, sahod ulan lang kasi kami. Kaya wala kaming patubig na kayang mapalaki yung palay. Para sa inyo, ano po yung masasabi sa ganun? Hindi rin kasi meron akong mga napuntahan na ako. Mga sahod ulan na pinaano ko din sila ng hybrid. Maganda naman na inani tulad ngayon nung nakaraang tag-araw. Nagaganda yung inani. Ayos naman. Saka baka ano lang talaga. Ewan ko ba, hindi kasi kwan eh. Baka rin lang isang napapansin ko kung yung tubig nila galing lang sa ilalim. Oo, sa ilalim na ano. Sa deep well. So, kaya galing sa bundok, inaagos. Hindi, mas maganda kung galing sa bundok kasi may mga microbes na dala. Pero yung nagaling sa ilalim. Ilalim. Di ba? Parang mineral water lang siya na kwan, di ba? So wala siyang, parang wala sustansya. Unlike yung itong galing sa irigasyon, galing na sa ano, bundok. Di ba? May mga buhay ng microbes kasi pumapasok sa bukid. Parang isa rin sa kwan ko yan. Kaya pwede rin naman po pala nilang mapalaki ang ani kahit sahod ulan sila. Pwede lang. Alagaan lang nila. Alagaan lang. Hindi kailangan maraming fertilizer. Hindi kailangan. Sige sir, maraming salamat po ulit sa ano. Baka sun po, pag siguro pag malalaki na yung tanim ninyo, at makabisita. Sige, kasi hindi tayo pwede rin magtanakit. Apo, sige sir, maraming salamat po ulit at God bless po sa inyo. Okay, sige, thank you. Okay. Yun, mga kasaksid at successful na pag-interview natin kay sir. At maraming salamat po sa Danilo at pinaunlakan niyo po dahil mga kasaksid, tatawagin na po siya, bigla siyang tinawag sa Moon News dahil nag-aantay po doon si Sir Manny Piñol. Kaya buti pinabigyan tayo ni sir ng kahit unting oras dito sa ating vlog para maituro sa inyo mga kasaksid kung ano nga ba ang naging diskarte ni Sir Danny sa pagtatim. Sobrang dami ko rin pong natutunan, no? At isa sa pinakamahalaga kong natutunan is yung, dahil siya nga po, di ba, OFW siya, umuwi siya dito sa Pilipinas para magsaka. So lahat po nung napundar niya, 36 hectares po, lahat po yun is dito po lahat sa pagsasaka. Opo. So ito po yun, nasa paligid natin, ito lahat
hanggang dun po. Yan. Pati dito po, kanya pong tanim yan lahat, mga kasaksin, no. Ang pinakamahalaga is yung mag-aral ka dun mismo sa tanim mo. Dun ka mismo mag-aral, pag-aralan mo siya at diskubrihin mo ano ba ang kailangan ng lupa mo, ano ba ang kailangan ng tanim mo para gumanda siya at umani ng malaki, mga kasaksin. So yun, maraming salamat po sa mga tumapos po nitong video, mga kasaksin. At ingat kayo palagi. Ulit po, please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos natin. God bless po sa ating lahat, mga kasaksin.